Hindi po sa mga visitors namin dito sa TEPS TV at sa mga bagong visitors, sana po mag-subscribe kayo. Ang campaign ko ngayon ay Road to 10K Subscribers. Okay? So para sa topic na ito, tungkol mga tatanong tungkol sa TESDA, I suggest na magpunta muna kayo sa online TESDA course. Okay? Sa www.etesda.gov.ph. So, maraming mga ano doon, maraming mga courses kung gusto niyo mag-aral sa etesda.gov.ph. So, meron diyan yung mga courses na gaya ng agriculture, automotive, electrical and electronics, tungkol sa IT, maritime, food and beverage, so yun. So, para sa akin, kung gusto niyo magkuha kayo, mag-aaral kayo by TESDA online, okay? TESDA courses by online. Siguro, my suggestion is yung kuhain mo yung related sa computer. So, meron dito mga ICT and communication technology courses. So, meron dito Microsoft online courses. So, marami din. Kunwari, gusto mo para gumawa ng graphics, pwede rin gumawa ng para sa mga office works. Diba? Another is yung food and beverage. So, doon muna tayo sa IT, ICT and communication technology. ngayon, may mga tinatawag na work from home. Diba? So, kasi kailangan mo lang ng computer at pwede kang magtrabaho na. Okay? So, yung mga trabaho na yun, tungkol sa mga call center agent, tas kung related naman sa IT, paggawa ng mga website, ng mga applications, ganyan. Tapos, may iba naman, kung meron na dito, Microsoft online courses, kung marunong kayo sa mga Microsoft Office, Excel, PowerPoint. So, yan, kung makakarir nyo yan, mga yan, pwede din kayo mag-work na, ano. So, minsan kasi kailangan din yan ng mga company. So, which is pwede mo naman gawin sa bahay as long as you have internet connections and laptop or desktop computers, di ba? So, may mga ganyang course na pwede mong maging trabaho kasi pwedeng gawin sa laptop or sa desktop, okay? At sinasuggest ko din na kumuha din ng related sa IT. Kasi may mga trabaho kasi hindi mo naman talaga pwedeng dalhin sa bahay, di ba? Narin, work as ano sa construction, work as a pagiging security, di ba? Ano pa? Balsamador, di ba? Hindi mo pwedeng dalhin yung trabaho na yun sa bahay kasi dadala ka ng patay, di ba? So, may mga trabaho talaga na kailangan mo na nandun sa bahay, nandun sa job site or dun sa office, di ba? So, meron namang mga trabaho gaya ng related sa IT or sa mga computer na pwede mong gawin pag kahit na nasa bahay ka or as long as you have internet connection and laptop or laptop kasi mahirap nang bubuhatin yung desktop sa ibang lugar, di ba? So, basta mga pwede mong bitbitin at may internet connection ka at makapagtrabaho ka na. So, yun yung advantage. So, meron yan dito sa etesda.gov.ph mga ICT courses. So, another is na magandang maging trabaho ay or pag-aralan yung food processing. So, kung halimbawa, di ka naman technical people at gusto naman matuto naman ng tungkol sa food processing, di ba? Ngayon yan, yung mga marunong magluto ng cake, marunong mga pagkain. So, meron din mga courses dito sa food processing. Ano mga example nito? Yan, paano gumawa ng pagluluto, di ba? So, yun yung mga nakikita ko na magiging, pwede mong maging kuhay na course. So, meron din naman dito sa tourism, pero may forecast nga dati na mga 2 years pa ang bagsak talaga ang construction, pati din yung tourism industry. So, maraming naman yung forecast kasi maging mali, pero nakikita nila na yung tourism bagsak kasi nga ang mga tao ay hindi nililimit yung movement. So, hindi sila makakalis agad or parang travel tour, di ba? So, maaaring bagsak yan. Pero kung halimbawa, ang goal mo maging okay na, tapos matuto ka dito, halimbawa, cookery, food and beverage, bread and pastry, so pwede ka mag housekeeping, so pwede ka magtrabaho sa hotel or eventually yung iba gusto nila mag sa ship, sa di ba, sa mga barko. So, minsan kailangan yung mga ganyang skills, di ba? Pero for this pandemic siguro, I suggest na mag-work from yun nga yung online. So, yung mga skills na related sa computer. So, yan muna yung masasabi ko na yung iba naman kung gusto nyo pag-aralan
ay kita nyo dun sa www.etest.gov.ph/course/, diba? So, mamili na lang kayo. So, kasi ngayon sa mga nagtatanong naman tungkol kung meron pa bang mga test in the schools na ano, napaka-limited at karamihan mga schools talaga sinasara na ngayon. So, napaka-limited din talaga yung mag-aaral ka dun mismo sa school. So, yung mga test na school, minsan sarado na. So actually, in-encourage niya ng mga taga-test na pag-aralan na lang yung mga online courses nila dun sa etest.gov.ph. So, yun. At, diba? So, matatapos naman din yung pandemic. So, hindi lang naman natin alam kasi sure yan, matatapos yan. Pero, bawa, gusto mong magdagdag sa iyo, naman talaga ang suggestion, magdagdag talaga ng skills. Kasi, kung halimbawa, wala kang trabaho, actually nga, minsan nga, may highly skilled na rin, nawawalan ng trabaho dahil nasa COVID, diba? So, marami yung bumagsak ng mga businesses. At ang nangyari ay, napwersa silang magtanggal ng kanilang mga ng human resources, di ba? So, kahit na unang nilang mga tinanggal, kala mo hindi matatanggal yung mga managers, eh, unang nilang tinanggal kasi yun yung mga malalaki ang sweldo. So, actually, may mga babasa ka nga na dahil sa mga, meron akong nare-receive ng mga emails na nag-a-apply, na natanggal sila sa trabaho kahit na may 20 years na work experience na. So, di rin talaga, minsan swerte, minsan may mga skills na talaga na at position na kailangan mo talagang i-neglect or tanggalin ka na lang kasi hinihingi ng pagkakataon kasi para hindi malugi yung mga kapanya. Eventually, yung mga maliliit na businesses, ang nangyayari dyan, talagang magsasara. Kaya nga misa may mga ayuda ang gobyerno na parang tutulungan nila na magkaroon ulit ng pondo. Pero talagang bagsak yung company, parang talagang pula. Dukuan talaga ang mga business ngayon. So, ramdam na ramdam ng mga tao. So, ganun din talaga. So, yun yung sabi ko kanina related sa IT, related din sa food. Kung alam niyo mga paggawa ng pagkain, kung gusto mo magkaroon ng mga magbayan sa mga pagkain. So yun. At baga hindi dati sinasabi magdagdag ka ng skill. Ngayon, kailangan mo talagang magdagdag ng skills. Lalo na related sa online. Actually, kung magulang ka, I suggest encourage mo yung mga anak mo na kumuha ng mga computer-related courses. Kasi in the future, talagang dapat marunong gumamit ng computer yung mga bata or yung magtatrabaho. So, at least yun nga, may option ka naman na pwede ka magtrabaho in case na mangyari ulit itong ganitong pandemic or mga ganitong mga pangyayari, di ba? So, wala naman nag-expect na ganyan. So, at least, kung meron kang computer skills, at least, in demand pa rin naman yan. Tsaka, at least, safe, di ba? Hindi ka tulad pag-ari, katulad sa araw, mag-office ka ulit, hindi mo alam, kita ka pala, magkakaroon ka ng COVID. So, napakalaki ng gastos, di ba? So, yun lang naman yung masasabi ko ngayon kung ano yung mga recommended na courses dun sa etest.co.th. Hindi yung sa pilitan, di ba? Hindi yung pilitan, di ba? Kung gusto mo naman ibang mga courses dyan, ang sa akin lang naman is yung pwede mong magamit sa future at kahit siguro matanda ka na, di ba? Kasi pag may mga trabaho, kung matanda ka na, sasabihin sa'yo, actually, may mga ganun ako naranasan sa mga na ngayon na you're retired na, matanda ka na, kailangan mo na-enjoy yung buhay mo kasi 60 years old ka na. Or minsan nga, 55 na eh. Diba? Yun yung reality. Mas pipiliin nila yung bata kasi mas mura yung pasuwendo kesa sa'yo na matanda na tapos wala na. Iba yung pagbata na yung hinahire eh. Nandun yung lakas eh. Kesa pag matanda na. So, pag ang course mo ay related sa computer, as long as kailangan mag-type, nandun pa rin yung skills at knowledge mo, nag-update ka ulit yung mga skills, siguro kahit na 50-60 ka pa, talagang i-hire ka pa rin kasi dahil dun sa experience mo. So usually, ganun ang tingin ko mangyari sa future. Tapos talaga dapat mga bata marunong talaga sa computer. Kasi kung hindi, iwan ko lang. Kasi, mas maganda talaga. Usually, makikita mo, tumingin ka sa job street. Usually, mga karamihan na doon, marunong computer literate, mga ganyan. So, tingin ko, dapat mga bata marunong talaga. Hindi yung computer na games, dapat yung talagang computer skills na binabayaran, di ba? So, yun. Although, wala akong doon sa mga nag-games kasi nag-computer games din ako, di ba? So, meron talagang mga skilled na gamer na sinasabi, di ba? So, hindi naman lahat yun. Hindi naman lahat ganun pinapalan. So, mas maganda, yung bata merong computer skills or marunong sa computer. So,
Nandito na lang po. Medyo mahaba na. May mga tanong kayo, mag-comment lang sa video na ito at yung mga bagong visitor, please subscribe. Tulungan niyo ako sa road to 10,000 subscribers. Nandito na lang po at marami pong salamat.